Welcome back to my YouTube channel. Thank you po ulit sa lahat po ng sumusuporta sa aking mga videos. Sana po ay marami kayong natututunan sa inyong panonood. Kaya naman ngayon po ay i-share ko sa inyo is about "28 Fundamental Beliefs of Seventh-day Adventists." So itong paniniwala ba na ito ay nararapat na kanilang paniwalaan, or ito ba ay naaayon sa kagustuhan ng ating Panginoon? So yun, aalamin po natin. Ready na ba kayo? Okay, simulan na po natin. Number 1, Holy Scriptures. Ang salita ng Panginoon ay naisulat ng mga taong kinasihan ng banal na Espiritu. Number 2, Trinity. Ang kadiyosan ay may tatlong persona: Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo. At itong tatlong ito ay may kanya-kanyang layunin, pero silang lahat ay iisang Diyos. Number 3, the Father. Ang Diyos Ama ang pinagmulan ng buhay at pagmamahal. Number 4, the Son. Ang Diyos Anak na si Jesucristo ang namamagitan sa atin sa Diyos Ama, at siya din ang nagbuwis ng buhay para sa atin. Number 5, the Holy Spirit. Ang banal na Espiritu ang kasakasama natin ngayon at tumutulong upang magkaroon tayo ng pangunawa sa ating buhay. Number 6, the creation. Ang mundo ay nilikha ng Diyos na kay ganda. Parang ako. Number 7, nature of man. Ang tao ay nilikha ng Diyos ayon sa kanyang wangis, ngunit napahiwalay sa Ama dahil sa kasalanan. Number 8, great controversy. Dakilang labanan ni Kristo at ni Satanas. At tayo ay may pagpiling gumawa ng mabuti o masama. Ano ang pipiliin natin? Number 9, life, death, and resurrection of Christ. Nabuhay si Kristo dito sa lupa upang maging halimbawa sa atin, mamatay para sa atin, at pagkalooban tayo ng buhay na walang hanggan. 10, experience of salvation. Ang kaligtasan ay naisa sa buhay mo at nararanasan mo, hindi sapat ang alam mo lang. 11, growing in Christ. Mamuhay tayo ng may pananampalataya, pag-asa, pagmamahal, at paglago kay Kristo. 12, church. Ang iglesia ay pamilya ng Diyos dito sa lupa upang mamahagi ng salita ng Diyos sa lahat. 13, remnant and its mission. Ang nalabi ay ang mga sumusunod sa utos ng Diyos at may patotoo ni Kristo Jesus. 14, unity of the body of Christ. Tayo ay may pagkakaiba-iba, ngunit nagkakaisa sa gawain at sa misyon ng ating Panginoon. 15, baptism. Pagtanggap sa kapatawaran ni Kristo sa ating mga kasalanan at pagbabagong buhay. 16, Lord's Supper. Simbolo ng pagkain ng tinapay bilang katawan ni Kristo at pag-inom ng alak na walang alkohol bilang dugo ni Kristo na siya'y namatay para sa atin at muli siyang babalik. 17, spiritual gifts and ministries. Ang mga talento at kakayahan na meron tayo ay gagamitin lamang sa pagpupuri sa ating Panginoon. 18, the gift of prophecy. Ang pagkakaalam ng propesiya o espiritu ng panghuhula ay regalo ng Diyos sa kanyang mga anak. 19, law of God. Ang 10 utos ay utos ng pagmamahal natin sa ating Panginoon at pagmamahal natin sa ating kapwa. At ito rin ay parang salamin na kung saan ay malalaman natin kung tayo ba ay nagkakasala o hindi. 20, Sabbath. Ika-apat na utos ng Diyos, araw ng pagsamba at pamamahinga sa gawain. At ang araw na ito ay Sabado. 21, stewardship. Ang lahat ng bagay ay ipinagkatiwala sa atin ng Diyos. At ang pagbabalik ng ikapu at handog upang hindi nating pagnakawan ang ating Diyos. 22, Christian behavior. Sa lahat ng ating iisipin, sasalitain at gagawin, ay maipakita ang Kristo na ating sinasamba. 23, marriage and the family. Ang pag-aasawa ay banal at pangalagaan ang pamilya na may pag-iingat at pagmamahal kasama si Kristo. 24, Christ ministry in the heavenly sanctuary. Gawain ni Kristo sa santuario sa langit
bilang tagapamagitan sa Diyos at tao dahil ang tao ay nagkasala nga. 25. Second coming of Christ. Ang muling pagbabalik ni Kristo ang dakilang pag-asa natin sa magulong mundong ito. 26. Death and resurrection. Bubuhayin ang mga namatay kay Kristo upang dalhin sa langit. At bubuhayin ang mga masasama upang sunugin sa dagat-dagatang apoy. 27. Millennium and the end of sin. Tayo ay mananahan sa langit ng 1,000 years. At pagkaraan noon ay papatayin ang mga masasama kasama si Satanas. And last, 28. New Earth. Bababa dito sa lupa ang bagong Jerusalem at ipapanumbalik ang dating Hardin ng Eden. At ang tao ay wala ng kamatayan. So yun, natapos po natin ang 28 Fundamental Beliefs. Sa tingin po ninyo, kailangan ba natin itong paniwalaan? O dapat Seventh-day Adventist lang ang maniwala dito? Ito ba ay naayon sa kagustuhan ng Panginoon? Patuloy po tayong magbasa ng Biblia nang sa ganon ay hindi po tayo maligaw at malaman natin kung ano ba ang dapat nating paniwalaan. So sana po ay meron kayong natutunan. At kung na-bless kayo sa video na ito, huwag po kayong mahiyang mag-subscribe, like, and share. Thank you and God bless. Always smile and relax. At papatak na lang ang luna.